linemen eh. Epic comeback ng 7 or 8 ata yun. Kasi nabugbog yung ano namin, yung sideline namin. Binugbog. Binaksatan yung ano namin. Nabay sideline namin yun. Chuata, binaksatan ng binaksatan. Tapos, finish agad. Epic comeback lang yun, men. Ang ginawa ko talaga, pinatay ko ng pinatay yung YSS sa kayo iluyin nun, men. Sa ligod. Inultihan yung tinatarget ko yun. Tapos, yung ano nga, ayun nga yung last clash nga na-imagine nyo, bandang ano, bandang turtle side, eh, bandang lord side, yung sa may junk, sa may kabute, sa may squash, sa lotus, yung heel. Andun kasi siya yung back siya na medyo nakaprod. Tapos nakita ko na doon sa likod yung mga kalaban. Inultihan ko na dalawang beses sa paatras yung Louie. Yung Louie, tanga na, hop na agad, below hop na agad, dalawa tumama sa kanya, tabi sila nung ano, YSS. Tapos pinuruhan namin yung back siya sa harap, di na nakatakas. Tapos, yun, alam niya na. Hinabol namin yung dalawa, nakatakas yung Louie sa YSS. Unang sila nag-out, sabay Lord, sabay, boom, push, pukin ng ina nyo. Nung nagde-dep sila, men, ang pinapaulan ako lang doon yung YSS, di makapag-dep, di makatiyo sa toon, saan eh, sa Lord eh. Titignan niya sa taas yun eh, mga ano kayo, ulti kayo, tang ina, hindi siya. Ganto guys, ang technique, huwag niyong bibi, ano, iubusin yung ulti nyo. Pag naka-deploy na kayo, halimbawa ganito guys, papakita ko sa inyo, isang mabilisan lang, tuturo ko sa inyo sa parsa, mabilisan lang, para mag-isip punto ko. Mabilisan lang to. Dediretso na agad ako dun sa ano nila. Dediretso na agad ako dun sa bullshit nila. Tuturo ko sa inyo mechanical skill to, okay? Pag tingnan nyo maigi ha. And bawa, nasa mid ni Lord guys. Nasa mid yung Lord, no? Tapos ang kalaban nyo mga YSS Roger. Dito na kayo papesto guys, madali lang to. Dito kayo papesto. Yan, tapos ganito lang yung ulti guys. Huwag nang uubusin men. Hanggat hindi lumalapit yung YSS. Nagigets nyo? Eh diba andito yung Lord, babasag yun dito eh. Ang problema sa YSS tol, halimbawa andito siya, andito yung pwesto niya, hindi niya matitira yung Lord. Kasi abot siya ng ulti ko, diba andito yung pwesto niya, as andito yung Lord, andito humahampas yung Lord. Andito yung YSS men. Andito yung YSS, andito sa side na to. Ngayon, kaya dito ako nakapwesto. Hindi niya matira. Tignan nyo ha. Tignan nyo yung ratio ulti ko ha. Kapag lumapit siya, dun sa circle na to, eto yan ha. Kita nyo yan. Hindi siya makatira men. Kaya hindi ako nag-uulti nun. Naka-deploy lang ako. Pero tinitipid ko. Gets nyo? Kaya nabasag sila. Napilitan siya, umatras na dyan. Tapos another 10 seconds ulit. Dito ka naman ulit mapwesto. Bakit dito lang? Eh no, hindi siya makapwesto, hindi siya makabana tol pag andito ni Lord. Pag andito yung Lord, andyan na sa gitna, abot mo yung dalawang gilid na to. Hindi makakatire YSS, hindi siya makakapag-dep. Gets nyo? Ayan guys, ganun katindi ang parsa sa mga, ano, sa mga marksman na kalaban tol. Doon ko pinaiyak yung kahit in-epic comeback namin yon game. Nagets nyo ba? Kaya binaban yung parsa. Pero actually, dati ko pa namang ginagawa yon. Hindi ko lang alam kung ba't ngayon lang nila na-emphasize ng maigi. Kung bakit lang talaga nila ginamit. Gets nyo, di ba? Ayan, may natutunan kayo guys, okay? May natutunan kayo, sana may natutunan kayo tungkol sa pagpaparsa. Ayun, men. Kapag ka nandun kayo sa mid, kapag ka umahampas ni Lord, saka kayo mag-ulti, i-zone out nyo lang yung nasa likod, okay? Kasi kadaas ang pag-panel tol, yun yung may damage, walang damage yung offlane yan sa Lord na yan. Gets nyo na ako? Okay yan, sana may natutunan kayo, no? Ayan, tangay na. Andiyan lang, baby. Ito pala. Ayan, o, diba? Uy, thank you, Jessica D&D. Na-miss ko yung banana mo. Shoutout kay banana man. Okay. Ayun, guys. Sana may natutunan kayo doon para next time, alam nyo na yung tamang pwestuhan shot caller. Shoutout sa'yo, Lucky. Ayan. Uy, ayan na ba si Ken? Huwag mo na naman bulihin. Hindi mo nakita yung ano ko, tol. Hindi mo nakita yung tutorial ko. Again, sayang. Thank you sa 1,000 star. Ayun, okay. Ayun. Ayun. Isa pa. Sige, last na. Para maliwanag yung detalye, okay? Isa pa, last na. Para maliwanag sa inyo yung detalye, okay? Sige, tuturuan ko naman kayo eh. Sige, tuturo ko na din sa inyo iba, ano? Ibang pwesto kung saan kayo dapat mag-ulti. Kung saan kayo dapat mag-ulti, men. Sige, sabihin natin turtle tol, turtle muna. Ano sa tingin niya pinakamagandang pwesto para mag-ulti? Halimbawa, andito yung turtle men.
Pag magpapagong kayo, i-spam niyo ano. I-spam niyo to. I-spam niyo tong turtle. So saan ang pinamagandang pwesto kung bawa nandito kayo? Una, huwag kayong dito. Huwag kayong sinakikita kayo, di ba? Tatatlo lang ang pwesto dito, guys. Una ito, sa domo na to. Pwede dito abot to ng turtle. Abot niya sa turtle, pwede kayong mag-spam dito. Next, dito. Kailangan guys, pag nag-spam kayo, medyo malapit dito sa damo kasi may chance na lumayo yung turtle, no? No? Kaya medyo bandang dito kayo, okay? Dito kayo, para tago kayo, para hindi kayo nakikita ng kalaban. Tapos, last na pwesto dito guys, dito. Tatandaan nyo. Dito lang, dito wag nyong kukunin to. Pinakamaganda guys kapag meron itong dash na to. Ito pinakamaganda. Pag nag-deploy, abot yan guys, abot yan. Tandaan nyo itong linya na nakikita nyo na to. Itong, teka, paano ba? Teka. Ito. Itong linya na to, yung pinaka-line ng linya na yan, lumalagpas din yung ulti. Okay, lumalagpas din yung ulti. Tingnan nyo ha. Kung akala nyo, hanggang dito lang yung ulti yan, hanggang dyan lang, lalagpas yan. So, maaabot nyo pa rin yung turtle yan. Pasok sa AOE yan, okay? Makapag-ulti kayo. Ang reason kung bakit nandito, guys, pag bigla kayong pinasok, may pang-dash out kayo. Mapupulot nyo. Gets nyo? Ligtas ang pwesto nyo. Okay? Tama? O yan. Yun, guys, kapag magta-turtle kayo, dun lagi ang position nyo dito. Sa damo na to. Kung ayaw nyo, dito sa kabilang damo. Dito ay sa kabila. Or, kapag ka dito, lalo, especially kapag may ano dito, may trap. Huwag nung kukunin yan, pero abot yung turtle mula dito, okay? Abot yan, abot yan. Tignan nyo, may damage, diba? Nakikita nyo, nato-damage yung turtle. Okay. Good sa tayo doon. And sa parsa, guys. Tapos next, dito tayo sa kabila. So, paano naman kapag andito yung Lord? Actually, dito may pinakamaraming option, guys. Pwede kayo dito sa damo na to. Dito kayo papuesto, dito kayo papuesto kasi abot pa rin to sa Lord, guys. Dito sa pwesto na to sa damo na to. Kasi pag dito kayo, madali kayo mahuhuli. Okay? Dito kayo. Tapos para may cyclone din, okay? Cyclone pala tawag doon. So dito abot din naman yung pwesto sa Lord, okay? And abot kayo, tapos nasa bush pa kayo. Mahirapan kayo abutin yan, guys, kasi may bato dyan. Madali pa kayo makaka-out, oh. Hindi kayo makaka-out. Tapos pwede rin dito, pero hindi ako masyadong fan dito. Kasi parang ang daming openings. Pwede dito sila manggaling, pwede dito. Pwede rin dito sa baba. Ang daming openings ang parsa dito. No? Pero okay din to para ano. Tapos medyo lumayo kayo guys, huwag kayong sa bunga. Tatandaan nyo, pag nag-bush kayo, tapos nag-uulti kayo ng pasa, huwag kayo sa bunga. Kailangan medyo malayo kayo guys. Abot pa rin naman yan eh. Abot yan, no? Abot na abot pa rin yan. Kaya pag halimbawa meet you dito, kadalasan, halimbawa, yung Chu, nakalaban, i-stamp kayo. Dito agad yan. Dito agad mag-i-stamp yan. Andito sa pwesto na yan. Dito yan. Kaya maganda pumesto kayo banda dito. Para pagka-stamp nun Chu, hindi kayo masyado maabot. Or may sapat kayong distansya para maka-out na agad pag nakita nyo sa minimap. Okay? Gets nyo? Okay tayo doon. Okay tayo doon, guys, no? Okay tayo doon. Gets nyo? Baga mag-uuti kayo ng parsa, Lord, huwag kayo dito, ah. Huwag kayo dito. Halimbawa, may turtle. Huwag kayo papuesto dito, men. Huwag kayo papuesto dito. Diluvio, ito yung suicide na spot kay parsa. Huwag kayo mag-uuti ng... Sa halimbawa, nagtuturtle kayo, naglo-lord, huwag kayo dito sa pwesto na to, okay? Pero na lang kung gusto nyo i-steal yung red sa kanila. Pwede nyo ultihan mula dito sa side na to. Okay? Ba, mag-i-steal kayo ng red sa kanila, dito kayo mag-i-steal sa pwesto na to. Okay, good sa tayo doon. Good sa tayo doon. Tapos ano, tapos regarding naman sa blue, saan ba dapat pumesto? Halimbawa mag-i-steal ka ng blue. Halimbawa mag-i-steal ka ng blue. Actually guys, para sa akin, halimbawa darating ka, gusto mo lang i-stealin, pumesto ka na lang agad dito tol, huwag ka nang pumasok ng damo. Huwag ka nang pumasok dito sa damo na to. Alam nyo kung bakit? Ay, eto pala guys ha. Halimbawa i-steal kayo ng blue sa kalaban, huwag kayong lilipad. Tapos magde-deploy kayo ng ganyan, mag-uulti kayo ng ganyan. Huwag nung gagawin yun. Alam nyo kung bakit? Pag bigla kayong pinuntahan ng support at ng tank, wala na kayong lipad, okay? So pilitin yung lakarin lang. Lakarin nyo lang. Bawa, narinig nyo, nagbo-blue na sila dito. Lakarin nyo lang. Kahit dito tol, pwede na kayo mag-deploy. Kahit nga dito, pwede na kayo eh. Kaso medyo, hindi ganun. Kapag kapinul nila dun sa malayo, hindi maabot. Pero the guys, dito abot yan, banda dun. Abot yung blue doon, okay? Kasi, ang tendency niyan, guys, dito lagi nagbublo yan. Tandaan nyo, dito lagi nagbublo yan, dito. Yeah, lagi yung pinupull yan. Alam nyo naman yun, di ba? Lagi yung pinupull yan. So, hindi rin advisable masyado yun dito. Pwera na lang, kung pinesto nila, banda dito sila. Banda dito, kung dito sila bigla nagblue. Yung nagmamadali, alam nyo yung nagmamadali na kumuha ng blue. Minsan dito na pumupwesto yan eh. Para rekta alis na eh. So, abot yan dito. Abot yan sa pwesto na to, okay? Abot yan sa pwesto na yan. Yes? Pero kadalasan, guys, ang kapag ako nag-i-steal personally, dito lang ako.
Hindi na ako pumapasok ng damo kasi malamang may support dito, makikita niya ako. Makikita niya, oy, yung pasa nandito. Eh di papasukin lang din niya ako sa damo. Sayang yung oras. Pagdating nyo dito, deployan nyo na agad. Ultihan nyo na agad, men. Tapos mangarap kayo ma-steal nyo. Tapos kapag pinuntahan kayo sa bilipad, swerte yun kung ma-steal nyo, malas nyo ko hindi, pero ginulon nyo pa rin sila, okay? Basta pagdating nyo dahil, maglalakad kayo, wag na wag kayong, tandaan nyo, wag na wag kayong lilipad, papunta dito, tapos deploy. Mali yun, very wrong yun, very wrong, okay? Sobrang very wrong yun. Kasi wala na kayong pang out, okay? Kadalasan guys, nakikita ko sa pro scene yun. Nakikita ko sa pro scene yun, lumilipad sila. Lilipad silang ganyan-ganyan, papweso na sila sa damo, uulti. Uulting ganyan, eh biglang may hihiro sa gilid nila. Eh, GG na agad sila kasi wala sila pang out eh. Tandaan nyo guys, wag nyo ipangsisilip ng damo o kayo papasok sa damo gamit ang lipad. Bira, depende na lang kung may nakauna sa inyong tank at na-check yung bush yung properly, okay? Pero, ina-advise ko sa inyong lahat, wag na wag nyo gagawin yun, okay? So, yun nga, kapag mag-i-steal kayo ng blue, laad lang dito. Ulti agad, abot-abot yan, men, abot-abot yan. Okay? Let's go tayo next. Next tayo, ulitin ko sa inyo yung peston ng parsa kapag may lord sa gitna, okay? So, andito na tayo. So, andito na tayo, guys. Andito na tayo. So, halimbawa, may lord na to. May lord na dito. Umahampas na dito yung lord. Wala rin ako yung lord. Dinahampas ko na tong puta ng tower na to. Andito yan, eh. Kapag may marksman, guys, et, andito lang sila. Andito sila. Mula dito, hanggang dito. Dito nila maaabot yung lord, yan. Hanggang dito sila. Yan, dito lang sila sa dulong circle na to. Dito lang nila maabot yung lord. So, ano gagawin nyo, guys? I-spam nyo ulti nyo. Yes, i-spam nyo. Pero hindi nyo i-spam lahat. Kasi, guys, kapag nag-ulti kayong ganyan, ang tendency, aabangan ng YSS na maubos yung ulti nyo. Ang objective natin dito, guys, mabasag ng kakampi mo yung tower, no? So, para maiwasan natin yun, titipirin natin, dito lang tayo, titipirin natin yan. Isa muna yung bagsak nyo. Ang tendency niya, nasa labas lang sila. So, antayan tayo, ubusan tayo ng oras. Sila lugi, alam nyo kung ba't sila lugi? Kasi hindi nila matira ang Lord eh. At the same time, zone sila doon sa likod, di ba? Nasa-zone sila, oh. Hindi sila lalapit dyan guys, kasi papaulanan ko lang yung marksman nila. Guess nyo? Papaulanan ko lang yon, di ba? Guess nyo? Kawawa yung ano nila, kawawa yung marksman nila sa akin. Hindi makatira dito, tapos ito, basag na to. Oh, yan, basag na. Ang tendency ngayon, dito naman sila papuesto. Andito-dito na sila. Oh, dito-dito na sila. Halimbawa, may lord pa. Oh, saan ka ulit papuesto, men? Dito lang banda. Kahit dito lang. Dito mismo gitna. Sakto yan, men. Oh, dito. Abot mo yung dalawang likod. So, dito sila sa pinakalikod ng tore. So, nakita nyo yung linya ng ulti ko. Ito yung linya na yan. Dito, abot nyo yan. Eh, para matira nila yung lord na nandito sa harap ng tower na to, kailangan nandito sila dito, saka nandito. Hindi makakatira ang marksman ng lord na, habang nandito sila guys sa likod. Guess nyo? Nagigits nyo ba yung punto ko? Guess nyo ba? Hindi nila matitira yan, men. Hindi nila matitira, oh. Paano matitirain yan? Kahit sinong malayo, men. Kahit si Layla, hindi niya matitira yung lord dito. Kaya ang tendency, guys, titipirin nyo ulit, no? Titipirin nyo ulit. Pag ulti nyo ganyan, huwag nyo ibitaw. Kapag lumapit yung marksman, ibitaw nyo, no? Oo, pagka hindi sila lumapit, hayaan nyo sila. Eh, kami, nagbabasag kami ng tore. Lamang kami, sila hindi. Okay? Gets nyo, guys? Atras tayo. So, yung build. Ito yung build ko, guys. Para sa akin, ito ang inuuna kong build, guys. Red boots, tapos recta tayo ng lightning truncheon. Then, recta tayo ng holy crystal. Alam nyo kung bakit? Maraming gumagawa ngayon, guys, sa pro scene na inuuna yung clock. Why? Kasi kailangan nila ng mana, elegant gem. Kasi lagi sila nakasaklash. Hindi pwedeng umuwi yung parsa. Okay sa akin. Pero sa akin, big no. Alam nyo kung bakit, men? Kasi men, may mana na tong lightning truncheon at the same time, men. Kapag nag-ulti kayo sa creeps, may extra ano na to, tol, may extra damage pa to, yung lightning, yung kuryente. At the same time, may CD reduct na, men. May 10% CD reduct, may 300 mana, tapos may 75 magic power. Ikukumpara mo dito sa Clock of Destiny, marami kang mana. Nag-i-scale yung mana mo every time. Nag-i-scale, pero 60 magic power lang, tas at, ano,
pag umulti ka, walang dating. Walang dating, walang extra lightning. Para sa akin, men, ito ha. Ito men, papakita ko sa inyo ha. Ang pinagkaiba ng ano, pinagkaiba ng lightning truncheon sa Clock of Destiny agad. Ito, gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng bot na may ano. Paano ba? Yung may bot na may damage. Paano ba may, ito damage bot, walang tawag doon. Damage bot. Simulan natin dito guys ha. Isang ulti ko ha, isang ulti ko ha. Na may lightning truncheon no. Na level 15 si level hindi level ano lang natin level 4 natin level 4 lang natin okay hindi eh, hindi pala makabuo ng lightning truncheon. Sabihin natin level 7 may ano tayo may lightning truncheon na tayo okay so mag-ulti tayo ng lightning truncheon men boots lightning truncheon ito damage ilan yon total damage 1162 o tanggalin natin to palitan natin ng clock okay palitan natin ng clock ito natin yung damage. Patate ko ng damage ha. Clock. Clock na kaka-COVID mo pala nag-ulti ka. And men, 984. Doon pa lang tol, malaking bagay na agad yun kapag nag-i-spam ka sa clash. 984, sige, apat natin. 17, 24, 32, sabihin nyo, 32 na yan ha, 32. O, tanggalin natin ulit. Lightning truncheon tayo ulit. Lightning truncheon tayo ulit, men. Add gold. Ay, bobo ko. O, tanggal na. Oh, lightning truncheon. 3-2 yun, no? 3-2 yun, no? Tayo apat, men. Ayan, tol. 3-5. So, 300 na agad yung pinagkaiba, men. Tapos, ito, pwede pang, ano pa, may 10% CD reduction ka pa. So, mas mabilis mag-uulti yung, ay, mabilis mag-cooldown yung ulti mo. Mas madalas ka mag-i-spam. At the same time, hindi mo kailangan ng ganun kalaking mana, men. 280 mana na to, oh. Ilan si Elegant dyan? Sabi mo 380 mana. Pero men, uuwi ka pa rin dyan. Madadami siya, karik. Kaya para sa akin, lightning truncheon agad. Tapos, eto guys, eto na yun. Dito na tayo magkakatalo. Diba? Saka pa lang sila bibuild ng ano? Saka pa lang sila bibuild ng lagi tayo ng god. Saka pa lang sila bibuild ng clock. Ayan guys, saka pa lang sila bibuild ng clock. Sabihin nyo, mabuild na sila ng clock. Okay? Bibuild na sila ng clock. Ayan, may clock na sila. So, tingnan natin yung damage nito ngayon guys. So ayan, 4-1. 4-1, no? 4-1. Wala pa naman yung stock. Oh, tama, wala pa yung stock. Ay, putang. Ay, na natapos. Bastos naman yun. Bastos naman yun. Napaka-bastos naman yun. Victory! Natapos. Teka lang. Natapos. Ulitin ko, guys, ha? 4-2, 4-2, no? Okay. Balik tayo doon, guys. Papakita ko lang sa inyo kung bakit ito yung build ko talaga. Ito yung gustong-gusto kong build. Ito yung binibuild ko lagi, okay? Putang. Ina, ba't natapos yun? Tang, ina, di ko alam. Ayun, mabalik tayo doon. Tama guys, wala pa yung full stock ng clock. Sige. Gusto nyo ba yung full stock natin yung clock? Kasi ang tagal pa nun eh. Ang tagal pa ma-full stock ng clock, no? Eh ako, minamadali ko. Konti lang time natin eh. Okay. Ano ba level natin doon? 6 doon, no? So, ito na nga. So, try natin na walang, ano, walang stock yung clock, no? Add gold. Na kasi natapos, parang tanga eh. Ayan. Add gold pa ulit, okay? So, ito na. Ayan. Kahit wala pang stock yung, ano, mas malakas syempre yung full stock ng, ano, full stock na Clock of Destiny. Dahil, yung passive guys kasi ng Lightning Truncheon, naka-base yan sa, ano mo, sa Hero Max mana mo, no? So, itetesting natin ngayon. Hindi ito yung full damage, pero bibigyan ko sa inyo yung full damage, no? So, ito. So, ito. Mga sa 4-1 to 4-2 kanina, okay? 4-1 to 4-2. Ngayon, guys, bakit Holy Crystal yung gusto ko? Papakita ko sa inyo kung gaano, ano pinagkaiba nun? Ano pinagkaiba ng Holy Crystal sa, ano, sa clock, guys? Papakita ko sa inyo full damage. Okay? Papakita ko sa inyo full damage kung bakit Holy Crystal agad ang ginugusto kong build. Kung paano ako nagpapaiyak gamit Holy Crystal. Ito ah. Pag Holy Crystal, imbes na clock. Pagtapos ng lightning guys, ito ah. Ayan guys, putang ina. Alaki pa rin ang depresyo, di ba? Tol, 4-5, tol. Tapos, at the same time, kahit yung first skill sa second skill niya, nagpo-proc dahil dun sa passive ng ano, sa passive ng Holy Crystal, which is 21 to 35%. Nag-i-scale pa yan with level, okay? Nag-i-scale yan, okay? Gets nyo?
Kaya para sa akin, guys, Holy Crystal, alam nyo, bakit ayoko ng clock? Kasi, pagka nag-lock item na, guys, mabibenta niyo yung clock eh. Clock na ang pinakaulang kwenta. Halimbawa, nag-Holy Crystal na kayo. Halimbawa, nag-Holy Crystal na kayo, ay susunod nyo ito eh. Either Glowing One or Divine Dave. Kapag nag-get sa sila, pagka umano na sila guys, pagka nag-build na sila ng Athena Matang, papaiyakin yung Divine Dave. Kung ayaw nyo, gusto nyo paiyakin yung yung support sa kayong marksman nila, Glowing One guys, Glowing One. Tingnan nyo. Sunog ang pagkatao, men. Sipin nyo guys, ito yung damage nyo, maabot na ng 13,000. So pag sinalo mo yung damage nitong apat na to, patay ka na agad. Kaya kahit mag Athenas or kahit ano, kuha mo na agad, men. Kuha mo na agad, tol. Yung hero na kalaban. Paano pa yung support ng kalaban, tol? Paano pa yung support ng kalaban? Maputang ina kang luhi ka, oh. Dalawa, tatlo, apat. Okay? So, guys. Online class pala to, no? Tang ina. So, guys, ito. Paano yung tamang combo sa Parsa? Explain ko na rin sa inyo. Aba, nandito na. Tanga na, hindi ko na explain sa Indo. In-explain ko na sa inyo. So, ito, guys. Halimbawa, sobrang likot ng kalaban. Paano ba? Paano pag gumalaw nung kalaban na ano, malikot? Patrolling ba yun? Ano ba yan? Sobrang likot ng kalaban, no? Ito sa clash, gusto mo targetin. Guys, ganito na agad, patakbo siya, diba? Ba? And then, makikita nyo na agad. First kill nyo agad. Tapos, recta ulti, guys. Recta ulti. Kahit pindutin nyo na lang sa, dun tatama yun, men. Nagis nyo, oh. Oh, ulitin sa inyo, ha. Tangina, ito, cheat. Parang cheat na to sa Parsa, men. Tangina, lalakas kayo mag-Parsa lahat. Maniwala kayo sa akin. Pag ito ginagawa nyo sa Parsa, men. Oh. Ano ba? Tumatakbo yung kalaban. Ay, puto. Ano ba naging kakambi ko to? Bon, ito. Nagpapatrol yung kalaban. First kill, guys. Tapos ulti agad. Pinitin yung ulti. Kasi yung ulti, guys, automatic tatama dun. Tatama dun sa pinner skillan nyo. Pera na lang kapag may iba pang hero, ha. Pero kapag solo hero siya, men, tatama yung ulti nyo. So, i-spam man yun, i-spam man na. Okay? Paano ba maging god mode tong kalaban? Bawa, ito, totoong yuzong na to. Asan may putang kinang yuzong na yun? Ay, zilong na yun. Bawa, ito, tumatakbo si Tanga. Oh, tumatakbo si Tanga, oh. Oh, oh, tumatakbo na. Oh, yan, bawa, ah. Oh, ulti agad, men. Oh, tumama. Oh, ispam. Saan yung ispam, guys? Hindi na mahalaga yung second skill, men. Doon pa lang mamamatay na yan. Kaya yun ang ginagawa ko lagi, tol. Ano, tangin na, tol. Ano na yun, ha? Pro tips nyo, lahat kayo gagaling magparsa. Sinasabi ko sa inyo, tol. Sinasabi ko sa inyo, lahat kayo gagaling ngayon magparsa, oh. Diba, malayo po. First skill. Tapos ulti agad, tol. Ulti agad. Automatic tatama. May stun siya. May slow na rin yan. Mapapatama nyo ngayon lahat ng ulti. Diba? Tangna mo, Eugene. Dami ko nang tutunan sa'yo. Ito magandang online class. Diba? Taka na, tol. Sinasabi ko sa inyo, pag sa susunod na gumamit kayo ng parsa, napakalulupit nyo na. Diba? Ganun lang, tol. Ano, halimbawa, dito kayo sa damo. Diba, gusto kayo huliin dyan, oh. Oh. Oh, gusto nyo dumistansya, oh. Halimbawa, Roger to. Gusto nyo pa rin dumistansya. First skill nyo to. Ay, dito ba? May personal to, men. Putang ina. Oh, di ba? Taka lang, ha? Patamayin natin. Dito mama, puki ng ina eh. Bawa yan. Si Roger to. Sipin yung ceiling to. Si Roger. Pag tumama, may personal to. Taka lang. Ang likot, putang ina. Hindi ko ma-predict. Ayun na. Tapos recta ulti, guys. O, di ba? Tatama dun yung. Kahit pindutin nyo lang. Ito, tandaan nyo. Kahit pindutin nyo nila yung unang ulti, men. Dun tatama yon, okay? Kahit hindi nyo ituto. Kasi yung iba ginagawa, natataranta pa. Natataranta pa. Pag pinner skill ganyan, itututok nyo pang ganyan. Huwag nyo na itutok, men. Pinutin nyo na lang agad. Tatama na doon. May stun na siya. At the same time, pwede nyo ispaman. Okay? Ayos ba? Oh, tangina. Sinasabi ko sa inyo, lahat kayo magiging parsa agad. Tangina. Oh, first skill. Ulti agad. Oh, pindot. Oh, 1, 2. Oh, saka nyo na itutok. Alam nyo guys, kapag after na noon, may slow sila dahil dun sa passive ko, si Berry. Ayan. Tingnan nyo, tingnan nyo, may slow yan. O, di ba nakita nyo yung slow? Kaya mas madali nyo na mapapatama yung ulti nyo. Okay? Putang ina nyo. Ibaban ko na si Parsa para hindi nyo may pick. ayos. Okay na ba? O, isa pa. O, halimbawa, gusto nyo lang patamain yung ano nyo, guys. Gusto nyo lang patamain yung second skill nyo. Pero minsan, di ba, gumagalaw sila. Ang hirap patamain. Wala kasi yung boots eh. Pag gusto lang patamain yung second skill nyo, ang hirap eh. So, paano gagawin nyo? Okay? First skill sa kalaban, tapos normal attack. Ayan, kapag na normal attack, hihinto sila, diba? That's kay Berry, oh. First skill, ay, puto na, dumami first skill. Ito, wait lang. First skill,
Putang ina tong computer tong galing umilag. Ah, first skill, normal attack, tapos second skill para mapatama niyo 'yung skill niyo. Ganun mangharas sa early, guys. Ganun mangharas sa early, okay? First skill, normal attack, sabay second skill. Yan, men. Okay? Ayun, guys. Isba. So paano naman daw kapag nagde-dep? Paano kapag nagde-dep si Parsa? Actually, guys, ito isa sa pinakamagandang tanong niyo sa akin. So, halimbawa, guys, ulti na. Ito na. Ito yung guys, ha. Ito na. Mainig kayo sa akin. Ito, pinakamalga. O, pa nagpa-parsa kayo, tapos pagka-usapang depth na. Mahirap kasi ito, guys, eh. Tignan nyo yung ano, cooldown ng ulti ni Parsa. Natandyan nyo ba? Bawa, walang item, ganito lang. Sabi natin, imax na natin. Bawa, late game na. Ilan ba ang cooldown? Bawa, may ano rin kayo? May ganito rin kayo? May endurance din kayo, no? Nag-build kayo ng endurance, nag-build kayo ng ganito. So, una nyo aalamin sa lahat, guys. Ilan ba ang ulti ni Parsa para alam niyo kung kailan gamitin sa pagde-dep. Wow, gamitin natin 4 tol. Magtaas ng 4, ilan? So, ano na lang, 10 to 12 seconds, no? 10 to 12 seconds ngayon. Ngayon, kailan dapat gamitin? Halimbawa, pagparating ni Lord, pag andyan yung kalaban. Ang ina-advise ko guys, andito pa lang yung Lord. Bawa, andito pa lang yung Lord, umulti na kayo dito. Ba, may tower pa kayo dito. Ultihan nyo na ito, ultihan nyo na. Kahit makadalawa lang kayo, okay lang yun. Dalawa ko, maswerte na kung makakatatlo kayo kasi syempre may kasama yun. Alam nyo kung bakit? Hindi lang Lord ang tatamaan doon, tol, pati yung mga kakampi niya. Automatic bawas na yun. So, pasok na kayo dito ulit. Meron kayong ano, from here na nag-ulti kayo, tumatakbo yung oras, meron kayong parang 15 seconds, 14, 13, 12, 11, 10, halimbawa ko, 9, 8, tapos may crystal lumabas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halimbawa, umu-ulti na yung Lord. Ngayon, may panibagong ulti na naman kayo. Ngayon, guys, ang tanong, halimbawa, umu-ulti na, dito kayo papesa sa loob, guys, eh. Dito lang. Kasi madali kayo abutin ng, ano, magdali kayo abutin ng kalaban. Ang tanong, kanino yung ipapatama? Kay Lord o sa hero sa kalaban? Tanong ko sa inyo, guys, kanino? Kay Lord o sa, ano, sa hero ng kalaban, sa tingin nyo? Kasi hindi nyo napapansin, guys, ang ginagawa ng mga pro player, pagdating ng Lord sa kanila, inuultihan yung Lord. Inuultihan nila Lord, di ba? Inuultihan nila ganyan. Okay, inuultihan nila yung Lord. Ito yung problema, guys. Kapag nakarating dito si Lord ng full HP, tapos binabasag niyo yung Torre, walang silbi ang ulti nyo. Alam nyo kung bakit? Hindi kayang warakin ni Parsa yung Lord, eh. Hindi kayang warakin ni Parsa yung Lord ng ulti lang niya. Okay? So, kanino nyo iuulti? Alam nyo kanino? Dito, guys. Dito nyo iuulti yan. Andito yung Lord, diba? Ang pinaka-ano nyo, guys, ang pinaka-target nyo is yung hero sa yung creeps. Okay? Yung hero sa creeps. So, dito kayo papuesto. Ang targetin nyo yung creeps. Swerte na kung matamaan yung Lord. Swerte na kung matamaan yung hero. Pero nandito yan, no? Ito, dito yung pinamagandang pwesto. Ito yung linya na yan. Andyan nakapwesto yung mga hero ba nagbabasag? Andyan lang sa loob na yan. Pag umulti kayo dyan, itry nyo patama sa marksman nila. Itry nyo sa assassin nila, guys, okay? Itry nyo sa core. Kahit hindi muna sa Lord. Kasi hindi, wala na kayong magagawa, guys. Hindi nyo kayang patayin yung Lord ng ulti nyo. Huwag nyo na isayang doon. So, para mapigilan sila mag-push palalo, para mabawasan sila, para mag-back, itry nyo i-target sa mga core nila, guys. Andito sa likod yung mga core na yan, no? Swerte nyo na kung matamaan nyo yung Lord at the same time core. Lucky na yun. Isipin nyo bonus na yun. Pero, men, kapag ang full HP ni Lord andito, bumabanat level 2, level 3, wala na. Wala na, men. Wala na, tol. Wala na. Isipin, taan na. Ano pa silpin ng ulti ka dito, apat. Hindi tinamaan yung mga hero nandito sa likod. Tapos hindi mo nawarak na to. Yung boy ng Lord, kalahati pa, magpupush pa dito. Habang binabanatan yung dito, andito din silang lima. Kompleto sila dito. Kompleto sila dito, men. Kasi hindi mo sila binawasan, eh. Magtatapang pa yung mga yan, pwede pa kayo matapos. Or at the same time, pwede nilang i-push yung side lane, di ba? Pwedeng quiz na tayo, sir. Oh, di ba? Dito, mangyayari yan. Dito sila, men. Dito sila magpupush. Kaya ang gagawin nyo, kapag nagpush sila sa mid, pilitin yung targetin yung mga core sa likod. Yung mga core. Tatandaan nyo yung core. Kadalasan, marksman.
Lance, ganun, tamaan nyo silang tamaan. Kapag kalahati ang HP niyan, mag-aatrasan yan, di ba? Okay? Sir, may assignment. Tangina. Okay, okay. Okay, yun. Ano pa ba? Ano pa ba? Gusto nyo malaman? Hindi, naturo ko na sa inyo yung basic ng Parsa. Sana alam nyo. Uy, please do like and follow. Ay, guys, follow nyo yun, no? Page si Trolling, guys. Trolling search, no? Magpo-post din ako dun mamaya, no? Thank you sa 1,000, Sir Boss Ken. Thank you po. Tapos, basa lang tayo ibang comment. Ito, gusto ko kay UJ, parang professor magturo. Professor sa STI. Awit sa'yo, Boss Ken. Punta yun. Thank you sa 1,000, Sir Ollet, Boss Ken. Shoutout kay Jenry Santa Ana, kay Inaki. Thank you sa 10 start. Thank you kay Mon Mariano, kay Mon. Ayan. Shoutout kay James Esguera. Happy birthday sa'yo, Tol, from New York. Thank you so much, Star. Okay? So, yun na, guys. Naturo ko na sa inyo lahat nung kay Parsa. Pero, guys, alam nyo, pinakamagagamit nyo dito, yung tinuro ko sa inyo, first skill ulti, guys. Halimbawa, may ginagank kayo, lalo dito sa Tore. Ito, putang anong to. Tinan nyo. First skill, direct ta ulti, oh. Spam, 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 spam. Ito pa pala, guys. May isa pa pala akong dinatuturo sa inyo. Halimbawa, Tol. Halimbawa, tansyado nyo yung sarili nyo, hindi kayo mapapatay, pero binabanatan pa rin kayo. Halimbawa, binabanatan kayo nito. Nang ano, halimbawa, naka-deploy kayo. Naka-deploy kayo, tapos binabanatan kayo ng silong. Pwede kayong mag-first skill, guys, saka second skill na hindi naka-cancel yung ulti. Papakita ko sa inyo. Dedeploy ako, ganyan, oh. Tapos ito, natututo ko yung first skill, second skill. Tapos pwede mo pa rin ultihan at ultihan. Ayan, men. Halimbawa, may bumaba na dito sa harap mo, Tol. Ganon, Tol. Pwede mo siyang patayin ng first skill, second skill na hindi mo kinakancel yung deploy mo. Okay? Ah, ito, lagdaan na deploy kang ganyan. Oh, may bomba na sa harap mo. First skill, second skill mo. As ultihan mo ng ultihan. Tangin na lamang ka sa burst gun, men. Okay? Tandaan nyo, pwede kayo mag first skill, second skill na naka-deploy. Ayan, puta na, mapapa what the fuck kayo, no? Diba, pwede pala yun. Oh, may nagulat na naman kayo, men. Tangin na, alam nyo na lahat sa Parsa. Okay? Hindi nyo na kailangan i-cancel, Tol. I-upload ko to sa YouTube para mara matutunan nyo. Ayos ba yun? Ngayon nyo lang ba nalaman? Ayos ba? Oo. Ina, tinuro ko na lahat sa inyo. Pagka hindi kayo gumaling magparsa, okay? Isa pa, mapakita ko sa inyo. Ulti. Oh, pwede nyo itutok yung first, second skill. Oh, first skill. Pwede nyo itutok kahit saan yan. Oh. Tapos ulti. Ulti pa rin kayo. Okay? Kung gusto nyo, guys, halimbawa, hindi nyo matamaan yung kalaban, ha? Hindi nyo matamaan. Gumagalaw-galaw, tulad nito, nag-ulti kayo. Oh. Nag-ulti kayo, ulti, gumagalaw-galaw. First skillan nyo, ultihan nyo ulit. Oh. Nakita nyo, pwede nyo second skillan, combo, ganun. Okay? Ayos. Ayos ba? May tutunan ba kayo, guys? May tutunan ba kayo? Ha? Ah. Oh, di ba hindi nyo alam yung may mag-iba? Ah! Sasabi sa inyo, pagka ang mage god nag-support, tang inaantayin nyo. Ha? Ah? Para sa emblem, guys. Para sa akin, magic worship para dalawin sunog. May sunog to, guys, eh. May, saan may unang sunog? Papakita nyo yung sunog. Ito yung sunog ng magic worship. Ewan ko lang kung apektado dito sa tanga na to. Papakita nyo yung sunog ng magic worship dito. Ito. Alam nyo ba yung tsura nun? Ayun, guys, nakita nyo yung sunog. Ayun, no? Nasusunog siya. Ayun, no? Nakita nyo para may umaapoy sa katawan niya. Yun yung magic worship. Makati din yun. Sobrang kati nun. Tapos, iba naman yung sunog ng glowing wand. Okay? Paano? Dito, makikita niyo yung glowing wand kahit sa creeps lang eh. Ito yung sunog naman ng glowing wand. Yung magic worship, guys, hindi gumagana sa creeps. Ito yung sunog ng glowing wand, guys. Ayun, nakita niyo, may sunog din. Ayan, makikita niyo lang yan dyan sa creeps. Yung glowing wand, pwede sa creeps sa hero, okay? Pero ayun, makikita niyo, nasusunog, guys. Ito yung glowing wand. At pag tinanggal ko, wala nang sunog yan. Ano ba? Pagka, makikita niyo, guys, sabay masusunog to. Pagka pinagsama nyo, glowing one sa magic worship, mas masakit yung sunog nun, men. Ah, tingnan nyo, ha. Ayun, no, dalawa yung sunog. Nakita nyo, apoy na apoy yung katawan, men. Isa sa puso, isa sa paa. Nakita nyo, nag-aapoy pa. Yung huling apoy, tol, yun yung glowing one. Yung apoy sa dibdib niya, yun yung puso ng Pinoy. Hindi, yun yung magic worship, okay? Upload ko to, guys, upload ko. Naka-record ba? Okay, naka-record. Upload ko tong Parsa, okay? Tama ba? Goods ba? Okay na, tol. Lahat na alam ko sa Kagura, men. Alam nyo na. Ayos na. Oh, practice kayo ng Parsa, men. Tangina, baka maging Parsa. Para magiging Parsa agad kayo. Tapos, ito ba, guys? Ito pa pala. Ano ang pinaperskill mo sa Parsa? Actually, guys,
Ang ginagamit ng mga pro ito, second skill, pangharap sa kalaban para marami tamaan. Pero alam nyo para sa akin, first skill. Alam nyo bakit? Yung first skill na to, AoE ito eh. Tapos pwede mo normal lane may stun eh. Yung 1 second stun na yan, guys, sobrang dilubyo niya sa early. Tatandaan nyo, sobrang dilubyo niya sa early. Kaya para sa akin ha, para sa akin lang naman. First skill ang lalagyan ko sa early, okay? Goods, goods ba? Guys, bago share nyo guys yung live, puta. Share nyo muna guys yung live. Bago ako mag-proceed sa Kagura tutorial, men. Okay, that be practical test. O, sige, sige. Kasi nyo, maglagay tayo ng exam, eh. Lagyan ko kayo ng exam, eh. Sir, recess na. Kaya, magre-recess din ako.